Fits naman yung sound ko, no? Yung audio. Sige po, start na po tayo ng ating Bible class. Magandang umaga po sa inyo, Lord's Day. Magandang umaga rin pala sa, no? Sa Google Meet. Yan. Sa mga kapatiram na sa biyahe pa. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin muna. Ama na makapangyarihan sa lahat, pinakadakila at marunong, talaga ng langit at lupa. Kayo po, kami ay naniniwala sa inyo. Malapit kami, Panginoon, sa oras na ito, nagpapakumbaba, Panginoon. Nihingiling po namin ang inyong karunungan, ang inyong wisdom, Panginoon, sa oras na ito, upang mas may bigyan niyo rin po ako, Panginoon, ng clear, Panginoon, yung message, Panginoon, ng pag-uusapan namin na pag-uusapan Panginoon sa marks of a true church, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mga naguguluhan sa amin, mga question, Panginoon, sa aming isipan, ay nawa madiscuss, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, samahan niyo kami muli. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron po lahat tayong yan, yung may mga copy. So, isa po itong pag-uusapan natin sa doctrine of church ng Mark ay true church. So, bakit dumating sa dogmatics ito? Bakit dogmatics ang pagdating sa pag-uusapan natin dito sa Mark, the true church? Ay dahil maraming mga usapin, maraming mga theologians, maraming mga scholars na itong usapin ito ay debatable. Maraming mga opinions ang mga sinaunang scholars at mga theologians. Kahit ngayon, marami pa rin mga nagde-debate regarding dito yung mga marka sa tunay na iglesia o simbahan. Sa makikita natin sa mga copy natin, ito po ay galing sa Grace Ministerial Academy. Itong outline na pinag-aaralan natin ay sinimplify ni Pastor Noel Espinosa. And may mga onting book reference ako kinuwanan. Bukod sa kinuwanan ni Pastor Noel na mga reference doon sa Systematic Theology ni Lewis Burcock and Doctrine of Grace ni Spurgeon, ay meron din akong kinuwanan na mga ibang insight o pinagbangga ko yung mga itong topic. Kinuwanan ko yung reference na sa 9 marks ni 9 marks of a healthy church ni Mike Deber at na Institute of Religion ni John Calvin. May mga ilan insight ako kinuha regarding dito sa topic natin ngayon na marks of a true church. Kung meron kayong mga question and may mga clarification na hindi maintindihan o mga sa babanggitin ko, mamaya discussion dun sa mga pagkatapos ng lesson natin. So, umpisaan po natin yung ating pag-aaralan ngayon na Mark's a True Church. So, ito yung mga merong isang common issue ng pagtatalaga or pagmarka sa tunay ng simbahan. Ito yung issue sa makikita natin sa yung issue. What is that makes a church a true church of Christ and not mere pretender? Ano ang mga dahilan kung bakit ang isang simbahan ay isang tunay na simbahan ni Kristo at hindi isang nagpapanggap lamang? So, magandang issue to, magandang pag-uusapan natin to, na marami kasing mga churches ngayon
marami mga simbahan, marami mga sekta na sinasabi nila na tunay sila. Sila lang yung tunay na simbahan, sila lang yung tunay na iglesia. No? Ewan kung naririnig niyo yung mga ganon, pero common itong sinasabi ng mga iglesia. So, titignan natin ngayon, pag-aaralan natin, kung ano ba yung talagang tunay na marka ng tunay na isang simbahan. So, meron dito isang, pagkatapos ng issue, ay merong identity of marks. So, may sinabi dito sa Pastor Noel na ang paglalagay daw, no, ng unconflict ng dalawang paglagay ng maraming marka at kakaunting marka, ay una ay paglagay ng maraming marka ng tunay na church ay hinihiwalay yung paglagay daw ng maraming marka sa tunay na church o yung paglalagay ng mga marks ay naghihiwalay sa mga tunay na simbahan. Yung pangalawa naman is yung paglagay daw ng mga onte, no? Onting marka o kinakapsulate lang sa isang marka ay marami naman nagsasabi, marami nagpo-profess na tunay silang simbahan. So ito yung mga pag-aaralan din natin, isa sa mga bakit makikita natin dito sa mga copies natin na merong isang essential marks lang. I mean, merong essential marks at may maintaining marks lang na pag-uusapan. So ayun yung pag-uusapan natin ngayon. And ngayon, merong suggested approach dito na paano ba natin, merong isang titignan tayo sa Biblia, which is yung seven churches sa Revelation. So ano iba yung mga seven churches? So ito yung pitong churches sa Revelation, yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So pag-uusapan natin, ano ba yung mga nangyari o ano yung mga common issue o yung mga common problem na nangyari sa mga churches na to. So sa Ephesus, sila yung, kung maalala natin, ito yung isa sa mga in-established na Paul. Almost naman itong mga churches na to, ito yung mga in-established nila Paul ng mga apostle that time. So ito yung mga churches na yon. And sa Ephesus, ito yung ang common, yung naging issue nila ay pagtalikod nila sa unang pag-ibig, which is yung si Christ. Nakalimutan nila, iniwan nila yung katuruan regarding sa gospel. And that time, lumabas yung, may kita pala natin yan sa Revelation, no? Revelation 2, and makikita natin siya sa Revelation 2. Para makita natin yung context. So, nag-start siya sa chapter 2 hanggang chapter 3. So, dito binanggit yung pitong churches. So, sa Ephesus ay yung naging, yung isang naging problem nila ay meron dahil may isang teaching na pumasok at nag-start during that time. Ito yung mga Nicolaitans na nagsasabi ng ang Nicolaitans ay yung teaching na sinasabi nila ay pinapahawatig yung kalayaan kay Kristo na nagbibigay sa kanila sa isang blankong cheque sa kasalanan. Kumbaga, okay lang magkasala dahil binayaran na ni Kristo lahat ng kasalanan natin. Ganon yung katuruan nila na we're under grace, kailangan pwede na tayong magkasala. So that time, yung during Ephesus time, ay ito yung problema na pumasok sa katuruan ng church nila. Kaya mayroon sila na sinabi dito sa verse 3, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Verse 4, but I have this against you, that you are abandoned the love you had at first.
Dahil sa katuruan na ito, ay naiwan nila yung unang pag-ibig. So, pangalawa naman na church ay yung sayumiria. Tapat kahit inuusig. So, itong sayumiria ay lumalaban sila sa kabila ng mga, ito yung senaryo, ah. So, ng churches, ng pitong churches. Sayumiria ay isang tapat at kahit inuusig. Ano yung naging batayan nila? I mean, paano sila lumaban? Paano sila naging matatag doon sa pag-uusig? Dahil nga sa mga pag-uusapan nating marka mamaya. Pangatlo, Pergamum. Pergamum is yung naging common problem nila is compromising in doing right and wrong. Some believers uphold and practice the Satan's teaching and the Nicolaitans' doctrine. So kanina sa Ephesus, lumabas yung teaching ni Nicolaitans. And makikita natin dito sa church ng Pergamum ay merong mga iilan sa mga loob. Sa loob to, ha, sa loob ng churches ng Pergamum na ina-uphold yung teaching ng Nicolaitans at ng Satan teaching. Mababasa natin yan sa verse 13. Sabi dito, I know where you dwell, where Satan's throne is, yet you hold fast my name and you did not deny my faith, even in the day of Antipas, my faithful witness, who was killed among you where Satan dwells. But I have a few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who took Balak to put a stumbling block before the son of Israel so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So you also have some who hold the teaching of Nicolaitans. So nakita natin dito sobrang tragic talaga ng church ng Pergamum. So kaya mahalaga mamaya ipag-usapan natin yung mga marka ng tunay na simbahan. So ito yung situation ng Pergamum na compromising on doing right and wrong. Pang-apat na church ay yung Thyatira. Kung makikita natin dito sa Pergamum, ganun yung sobrang kadrastic na yung situation nila. Pagdating dito sa Thyatira, ito naman yung tinuturo nila, nangyayari sa church nila. Uphold the Jezebel's practices, which is the sexual immorality. So makikita natin yan. Sa verse 19, I know your works, your love, and faith, and service, and patient endurance, and that your latter works exceed the first. But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching and seducing my servant to practice sexual immorality, and to eat food sacrificed to idol. Maalala natin yung isang preaching ni Chris Angelo regarding dun kay Jezebel, na asawa ni Ahab, no? Yan, asawa ni Ahab na siya yung nag siya yung talagang nagpalaganap ng sexual immorality. So may mga sa Thyatira, sa Church of Thyatira, may mga nagpa-practice ng teaching ni Jezebel, which is the sexual immorality. So ganito, makita ang church, ha. Panglimang church is yung Sardis. Buhay, unit patay. Ito yung mga believers, na masasabi natin na mga passive believers. Verse 1, I know your works, you have then the reputation of being alive, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in the sight of my God. So dito natin makikita naman sa Sardis ay yung mga Kristiyanong passive lamang. No? Yung mga believers na passive. Na ginagawa lang yung parang nagiging ritual na lamang yung mga
mga teachings ng Christians. So sa pang-anim na simbahan ay yung Philadelphia. At isa mga masasabi nating Philadelphia ay isang mga sa pitong churches, siya yung talagang parang nag-bloom, no? Parang siya yung parang nasa taas. Philadelphia, maliit at kaunti ang lakas pero tapat. Verse 8, I know your works, behold, chapter 3, verse 8, I know your works, behold, I have set before you an open door which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have denied my name. So, sila talaga yung nag-persevere sa paglaban do sa Christianity that time, na kahit sa mga persecution or mga wrong doctrines na mga pumapasok sa simbahan nila, ay nagiging tapat sila. Kahit kaunti sila at maliit ang kanilang mga lakas. Pampito at huling simbahan na binanggit sa Revelation ay Laodicea. Ito yung simbahan na maligamgam. Yung mga simbahang hindi pumipili ng mainit o malamig. Verse 15, I know your works, you either cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. So sila yung mga parang nasa neutral, nasa gitna lang. Hindi alam kung sino, ano yung talagang kahampihan o ano i-uphold nila. So ano may kita natin dito? May mga ideal marks in this church, sa pitong church na to, na paano nila napagtagumpayan at paano nila nalagpasan yung mga gantong common problem sa simbahan nila. Ito yung mga pag-uusapan natin. Ito yung mga ideal marks pala ng pitong simbahan, which is yung love, suffering, godliness, sound doctrine, faithfulness, evangelism, and humility. And ngayon, pag-uusapan natin, ika-capsulate natin yon, yung mga bagay na yon, yung mga ideal marks na nakita natin sa pitong churches sa Revelation. And so ito yung sabi ko nga kanina, maraming mga itong usapin natin ngayon na yung pinag-aaral natin na to ay debatable. Maraming mga theologians, maraming mga scholars na nagsasabi na hindi mo pwedeng encapsulate lang yan sa gantong sa tatlo or sa dalawa o sa isa, no? Maraming mga dapat ganito. Dapat marami. So, ngayon pag-uusapan natin, nung tinignan ko yung mga usapin o yung mga opinion ng mga theologians, ay tinignan ko yung pagkahapare-pareho nila. Nahita ko yung pagkahapare-pareho nila ay yung tatlong ito rin. Nahita ko rin yung mga bagay na to, which is itong essential marks. Kaya ang ganda na dapat mahita itong isang unang marka, at ito yung pinaka-central ng marka ng church, ng simbahan, at pinakamahalaga, which is ito yon, yung essential mark. Isa, yung true preaching and teaching of the Word of God. Sabi sa 1 Timothy 3:15, napag-aralan natin ito nung last Wednesday. Verse 15, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of living God, the pillar and foundation of the truth. So 1 John 4, 1-6 naman, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the spirit of God
Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Firstly, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already the word. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listen to them. We are from God, and whoever knows God listen to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Sa Titus 1:1 naman, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. So, makikita natin to sa tatlong verses na yon na binanggit natin na mga specific verses na to, ay nakita natin dito yung true preaching, yung kahalagahan ng katotohanan, kahalagahan ng pag-preach ng katotohanan. So, sa makita na sa number one, basic elements of the gospel. So makita natin dito na yung pinaka-basic elements, yung basic elements of the gospel. Ano yung makita natin? Ano ba yung maririnig natin doon sa true preaching and teaching of the word sa loob ng isang simbahan? Dapat nakikita natin yung elements ng gospel. So, importante sa isang simbahan na ina-uphold ng mga believers o ng mga binubuo ng simbahan ay yung gospel. So, alam naman natin yung gospel, it's the finished work of Christ on the cross of Calvary, yung ginawa ni Christ, no, yung death, burial, and resurrection and ascension ni Christ. Ito yung gospel ang hinahawakan natin. And ito yung dahilan kung bakit binubuo ang iglesia. So, sa unang bracket, ito yung sabi dito, those who compose the church must be people who are believers in gospel. So, mahalaga, no, sa isang simbahan na lagi natin alalanin, no, yung simbahan, ito yung binigyan ng sacrifice na institution ni Christ. Simbahan lamang ang naglaan ng buhay na binigyan ng buhay ni Christ. Itong institution na to ang binigyan ng sacrifice ni Christ. So, mahalaga sa isang simbahan na makikita o pinipresent yung gospel. Dahil sa panahon natin ngayon, lalo na ngayon, no, dahil maraming mga lumalabas o maraming mga tumatayo na mga progressive Christian na sinasabi nila o tinutulak nila na dapat nagbabago din yung kultura ng simbahan. Di ba? Naalala ko, meron kami dati sa pinasukan namin seminary na nababase na yung salita ng Diyos doon sa kultura ng lugar or ng simbahan. So, ang hirap nun. Kung babase yung kultura, ay pwede natin mabago yung nilalaman ng gospel o nilalaman ng Biblia. Kaya sobrang danger na pwede na sa isang simbahan ay hindi ay binabase lamang sa kultura. Kaya makikita natin dito dapat ang basic elements ng gospel ay pinipresent si Christ and yung finished work niya. To
to display the gospel. Ito yung dapat makita sa church. Dinidisplay, pinapakita yung gospel. Dapat yung church is yung God, gospel-centered, gospel culture. Ayun yung pinangahawakan dapat. Ayun dapat yung nilalaman ng isang marka ng tunay na simbahan. Final authority ang Bible. Hindi yung leader or ng church ng yung masusunod or yung pinaka-final authority, which is yung Bible dapat. Dahil isang danger yon, sobrang ang hirap nun. So, ito yung essential mark, no? Yung una, yung gospel. Pangalawa is yung Christian theology. The essential of Christian theology. Sa bracket 1, there are some doctrine which is which if denied will dispute one Christian profession. May mga doktrina kung itatanggi ay magtatalo sa pagiging Kristiyano ng isang tao. Pamaya pag-uusapan natin 'yan. Banggitin ko lang yung pangalawang bullet. The sanctified life is rooted in the truth of teaching received. So makita na yun sa 1 Timothy 6:33 and sa Titus 1:11. So yung sanctification ng church or ng life ng bawat members ng simbahan ay dapat naka-root, no, nakaugat doon sa katotohanan, and which is the Bible. So yung Christian theology, ang concentrated nito is yung the word, centrality of the Word of God. Dapat naka-concentrate and naka-central sa Word of God. Bakit? Is to display the attributes of God, no? Yung mga dapat ma-display yung attributes of God. To display the preeminence of Christ. So, naalala ko, no, sa isang sa naharaang past conference. Medyo naging ano lang ako na kasi meron akong ano ba to? During dati sa G12, parang iba-iba pagdating iba-iba yung mga teaching na pagdating sa depende doon sa conference. So tinitingnan ko nung kasi ang title ng Paschal conference is Preeminence of Christ in Pastoral Ministry. So tinitingnan ko paano, ano kayang pagbaga nagiging curious ako. Ano kayang preach nila? Ano kayang sasabihin nila? Pero nakita ko sa buong kabuuhan ng tatlong araw na pagtuturo or pagpipreach nila doon is yung centrality ng Word of God. Centrality ng gospel. Wala nang iba. Wala nang tinurong iba. Kundi lahat nakaroot lang doon sa gospel. Kaya, isang essential mark ng true church is the preaching, the true, yung teaching, yung centrality ng Word of God and ang gospel. So, mahalaga, itong dalawang to, yung gospel at yung Christian theology, ay mahalaga to na isang basic elements, no, ng pagtuturo, pagtiteach ng Word of God. Sabi ni Louis Berkhof sa systematic theology niya, makita natin dito, ascribing this mark to the church does not mean that the preaching of the Word of God in a church must be perfect before it can be regarded as a true church. Such an ideal is unattainable on earth. Only relative purity of doctrine can be ascribed to any church.
as a church may be comparative impure in its presentation of the truth without ceasing to be a true church. But there is a limit behind which a church cannot go in the misinterpretation or denial of the truth without losing her true character and becoming a false church. This is what happens when fundamental articles of faith are publicly denied and doctrine and life are no more under the control of Word of God. So, mahalaga na maayos, binababa, pinipreach sa isang simbahan ng gospel at yung Christian theology. Yung concentration and centrality of Word of God, sobrang halaga niyan. Dahil kung hindi naharut yung tinuturo ng mga teachers or preachers sa loob ng simbahan, hindi naka-central dun sa Word of God, maraming danger na lalabas at lalabas. At aware naman tayo noon sa mga nakikita natin ngayon, mga teaching na lumalabas ngayon. Maraming mga evangelists tulad ni John Wesley, isa father evangelist daw sabi nila na nag-establish ng evangelism sa anong century niya? 17? John Wesley. Basta ganoon, no? And siya yung nag-start ng evangelism na talagang maraming mga churches ngayon na ina-uphold yung ganong teaching. So kanina banggit ko yung attributes of God, no? Sa isang attributes ni God is yung pagiging soberanya niya. Mahalaga yon na maraming mga preacher na sinasagasaan yung soberanya ng Diyos. Hindi pinapahalagahan, hindi sila naniniwala, no, sa soberanya ng Diyos. So sinabi dito ng Lewis Berkoff na hindi naman daw pag-ascribe ng mga marks na to, no, ay magiging perfect na yung simbahan. Kaya nga lumabas yung yung salitang Ecclesia Reformata at saka yung Semper Reformanda na always reform and church reform. So mahalaga to na makita natin na yung itong mga basic elements na to ay makita sa isang simbahan. Hindi naman sinasabi natin maging perfect na yung nagsasabi na nagsasalta sa harapan, pero dapat maging aware dun sa mga error na tinuturo nila. Kaya mahalaga na ipanalangin natin yung mga tumatayo sa harapan. Panalangin natin sila na ang tanging sandalan at sandigan ng kanilang tinuturo ay katotohanan lang. So meron dito isang issue na binaba dahil maraming mga theologians na sinasabi itong marks na to, na essential marks na to, na true preaching and teaching of the Word of God ay galing lamang sa mga Calvinists. Galing lamang sa mga kay Calvin, kay Luther. So ang issue is lack of Calvinism a sufficient ground to disqualify a church from being a true church. So, pag hindi daw pinipresent yung teaching ni Calvin, no, yung Calvinism, ay hindi na pwedeng sabihin, hindi na true church yan. Hindi na tunay na simbahan yan. To press the issue of Calvinism as a qualifying mark logically forces more
maximizing direction. So, kanina pinag-usapan natin na ang paglagay ng mga maraming marka sa tunay, paglagay ng maraming marka sa tunay na iglesia o tunay na isang simbahan ay nag-iihiwalay dun sa mga tunay na simbahan. Kumbaga, maglalagay ka ng maraming marka, tulad nito, kung ilalagay natin ng marka na dapat Calvinist lang, dapat Calvinist approach lang. Kung ilalagay daw to na isang marka ng tunay na simbahan, ay maraming mga tunay na simbahan na sasabihin hindi tunay na simbahan. Kasi hindi sila Calvinist eh. Tinuturo lang nila yung centrality of Word of God. Hindi sila Calvinist. Pero hindi tunay na simbahan yun kasi hindi naman hindi sila nag-claim na Calvinist sila eh. Diba? Kasi maraming mga version, ito hindi ko masyadong ano to, naaral yung pagdating dito. Sa letter B, which version of Calvinist? Supralapsarian, Impralapsarian, Reform and Dispensational. I think ito yung Supralapsarian, ito yung focus ordaining the fall, creating certain people for the sole purpose of being condemned and then providing salvation for those whom he elect. So ito yung mga ay yung supralapsarian. Eh yung mga supra, no? Sila daw yung naniniwala sa after elect, no? After elect. Yung impra naman, sila yung mga before lapse or before yung supra, tama ba? Correct me ano ha, sa mga ano. Yung mga supra, sila daw yung ay yung paniniwala ng mga supra, sila yung naniniwalang yung na-create muna yung mundo tapos doon nag-elect ang Diyos. Ayun yung supra. Merong isa kasi sa gitna lang eh. Na yung impra, sila naman yung bago ginawa yung Diyos, may inelect na. So, which is ito yung mga tinatayo ang mga ibang mga reformers na pinahawakan. So, ayun yung pagkakaintindi ko sa katuruan na ito o yung version ng Calvinism. Reform and dispensational. So, ayan. Ayan yun. Ito yung version ng Calvinism. Dapat daw, ito ba yung mga yun? Letter C, the basic elements of the gospel can be preserved, present, where there no professed Calvinism. Ang pangunahing elemento ng ebanghelyo ay maaaring naroon kung saan walang sino man ang nagpapahayag ng Calvinismo. So parang ang issue dito is so sa bullet number 1 sa letter C, this is not be mistaken for toleration of error, not recognizing the damage of error. Second bullet, this is the belief in the power of the gospel that it can save even the middle of errors. So hindi basic elements na sinasabi nila na Calvin sila or sinasabi nila na professing Calvin sila bago nila ipahayag yung ebanghelyo para maniwala yung mga tao sa paligid nila. No, hindi ganoon. Hindi ganoon sinasabi ni Louis Burkock na bago mo sabihin yung gospel ay dapat ma-profess yung Calvinism. Dahil naniniwala tayo na may mga churches na may mga naliligtas kahit sa kagitnaan ng kamalian. Pero hindi rin dapat i-tolerate natin bilang may alam tayo sa katotohanan
yung mga tinuturo nila ang pagkakamali. Letter D, it is the gospel ground that guarantees patience in the work of continuing reformation. So sinabi ni Charles Spurgeon sa Doctrine of Grace niya, Exposition of Doctrine of Grace, preface, the controversy which has been carried on between the Calvinists and the Arminians is exceedingly important. But it does not so involve the vital point of personal godliness as to make eternal life depend upon holding either system of theology. Between the Protestant and the Papists, there is a controversy of such a character that he who is saved on the one side by faith in Jesus, dare not amore that his opponent on the opposite side can be saved while depending on his own works. There the controversy is for life or death because it hinges mainly upon the doctrine of justification by faith, which Luther so properly called the test doctrine, by which a church either stands or falls. The controversy again between the believer in Christ and the Socinian is one which either which affects a vital point. If the Socinian will be right, we are mostly frightfully in error. We are the fox idolaters, and how dwelt eternal life in us. And if we be right, our largest charity will not permit us to imagine that a man can enter hell who does not believe the real divinity of the Lord Jesus Christ. There are other controversies which those cut and very core and touch the very essence of the whole subject. But I think we are all free to admit that will John Wesley, for instance, the modern time zealous, defended Arminianism, and on the other hand, George Whitefield, with equal fervor, fought for Calvinism. We should not be prepared, either of us, on either side of the question, to deny the vital godliness of either the one or the other. So, mga Sasanian, ito yung mga binuo na isang sekta na non-territorial Christian belief system na binuo ni Leloy Sissine. Isa siyang French ba? Italian. Isa siyang Italian. French-Italian prayers ba yun? Isa siyang Italian. So, siya yung gumawa nito ng nag-found ng Socinian beliefs na naniniwala sila na itong teaching nito ay yung teaching of Unitarian, na naniniwala sila merong Diyos Ama, merong Diyos, may isang Diyos na nagtalaga kay Kristo na ginamit lamang na sacrifice para sa mga tao. Pero hindi naniniwala sila na si Kristo ay Diyos. So ito yung isang binanggit dito ni Charles Spurgeon. So makikita natin dito sa sinabi ni Charles Spurgeon regarding dito sa Calvinist and Arminian, ay makikita natin dito yung importante ng system o yung theology, no? Kaya napakahalaga na yung pag-uphold dun sa Christian theology natin, which is the centrality of the Word of God. So ito yung essential mark na talagang ito lang talaga yung pinagpinukosan ko, dahil yung maintaining marks ay pinag-usapan natin last week and darating sa next Sunday, which is yung maintaining marks. Makita natin dito is essential for well-being of the church over a period of time.
Ito yung number one is lawful administration of the sacraments. Pinag-usapan natin ito nung Sunday regarding dun sa Lord's Supper and yung baptism. I think meron yata isang topic dito. Nabanggit din ito ni Pastor Joseph yung regarding sa baptism. Sa pinag-aralan natin last 2 weeks, yung Lord's Supper. So, dito na banggit dito, meron ako isang babanggitin na isang theologian and isang confession na binangga rin dito na makikita natin na sa ginawa ni Pastor Noel na essential mark at maintaining marks ay mababangga natin na saan na yun? Saan ba nalagay yun? Wait lang ah. Hanapin ko lang. Wala. Ayan. Kung makikita natin, at ganun, nabura ata. Kuti na lang dala ko yung book. So, itong isang insight na nakita ko, regarding sa for reference kaya sa 9 marks of healthy church ni Mark Dever, sinabi ni John Calvin sa Institute of Christian Religion, may kita natin siya sa chapter 1 section 9, wherever we see the word of God purely preached and heard and the sacrament administered according to Christ's institution, there is not be doubted a church of God exists. Ano pala dito yun eh? Ayan, sinabi ni John Calvin sa Institute of Christian Religion niya, sa article na niya, ay itong yung mga essential marks ng tunay na simbahan. Yung una is preaching the Word of God. Naita na rin natin dito siya sa essential marks and the sacraments administered. So, dumaita natin siya sa maintaining marks, which is the sacraments, the baptism and baptism and Lord's Supper. And next yung pag-uusapan natin is yung exercise the church discipline. So, binanggit to ni John Calvin. And meron isang confession in 1561, the Belgic Confession. The marks by which the true church is known are these. If the pure doctrine of gospel is preached therein, if she maintained the pure administration of the sacraments as instituted by Christ, if church discipline exercised in punishing of sin, in short, if all things are managed according of the pure word of God, all things contrary thereto rejected, and Jesus Christ acknowledged as the only head of the church. May isa pa palang. Nabura. Ayun. At isang theologian, American theologian, si Edmund Cloney, namatay siya noong 2005, true preaching of the word, proper observance of the sacraments and faithful exercise of church discipline.
So makikita natin dito, ito yung mga tatlong, nakita natin dito yung marks ng tunay na iglesia o tunay na simbahan. The essential marks ay yung basic, no, yung true preaching and the teaching of the Word of God. And yung maintaining marks is yung lawful administration of sacrament, which is the baptism and Lord's Supper. And number two, faithful exercise of church discipline. So, makita natin doon sa essential marks, isa sa mga Christian theology na hina-uphold dapat ay yung sacraments and yung church discipline. Kung bakit siya maintaining marks, dahil ito yung nagbibigay sa atin ng kaayusan, ng order sa loob ng simbahan. Ang paglabag sa batas ng pangasiwa ng mga sakramento ay magdudulot ng kompromiso sa kadilisayan ng simbahan. So, kung hindi naharooted talaga sa Word of God yung ganitong mga katuruan o mga ganitong teaching, ay maraming magpo-fall sa error. Kaya essential mark talaga yung dalawa, yung gospel at yung Christian theology. So, dito po ako magtatapos sa ating pag-aaral dahil hindi ko babanggitin na yung pagdating dito sa church discipline dahil babanggitin dito ni Hermar last week. Siya yung pag-aaralan natin, siya paghihirapan natin. Pero makita natin dito sa note ng church discipline, it's tolerance of false doctrine and immorality that provokes Christ, the threat on the churches. Kung makita natin, maalala natin kanina, yung pitong simbahan sa Revelation, na marami mga errors o maraming problem, common issue na nakita nila. And dinaan nila yon sa mga pag-aayos, which is the church discipline, yung mga gumawa ng mga immorality na yon. So, yun lang po, dito po ako magtatapos sa pag-aaral natin. So, open na po ang ating floor para sa mga katanungan or clarification sa pag-aaral natin ngayon. And kung may mga question kayo, nasasagutin ni Kuya Angelo. Hello, check mic. Hello, check. Ayan yung wala, no? Check.
Lulu, so Hello, check. Sige po, meron po tayong natitirang mga oras para sa discussion question natin and sa mga clarification natin regarding sa ating topic ngayon. The mic's up to church. Sige po. Huwag po kayong mahiya magbigay din ng mga insights nyo. Ayan si ano. Brother Miko. Hi po. Tanong ko po is, paano po pag in church is walang confession of faith? Walang confession of faith. Manatawag pa rin ba natin siyang true church? Kung essential ba yan sa pagiging, essential ba siyang mark? Ayan, magandang tanong yan. No? Question ni Brother Miko is, paano kung walang confession ng isang church? Manatawag ba natin siyang true church? Okay. Correct na lang ako. De, ako personally, based sa mga sinabi natin, based sa mga pinag-aralan natin, masasabi natin siyang kung yung church ba ay walang confession at masasabi ba natin siyang tunay na simbahan o true church? Yes. No? Basta yung essential mark, which is yung preaching the true gospel and teaching the word of God, yung centrality ng word of God, nakikita o pinipreach doon sa church na yan, ay matawag natin siyang true church. Ang makikita lang natin doon problem, kung walang kasilang confession, ay magkakaroon sila ng mga errors regarding sa mga katuruan o mga minor teaching or minor doctrines. No? Na kaya mahalaga din 'yon, no? Kung napag-aralan natin dati sa Bible class din natin na tinuro dati sa ni Brother Jeshu regarding sa confession. Ay isa siyang safeguard sa simbahan na pag mayroong confession ng isang simbahan. Dahil pag mayroong confession ng isang simbahan, nandoon lang eh. Kumbaga nakakahon yung teaching or yung mga yung mga teaching na pinangahawakan ng bawat miyembro ng simbahan. Pero hindi porket walang confession ng isang simbahan ay hindi na siyang church. Dahil sabi nga natin kanina na pinag-aralan natin at binanggit din ni Louis Burkock na hindi porket binabanggit yung Calvinist o yung way of Calvinism ay hindi siya tunay na simbahan. So ganun din yung pagdating sa confession. Pero mahalaga ang confession dahil ito ang nagbibigay sa atin ng protection, safeguard sa iglesia. So yun lang po. May follow-up ka, Brother Miko? Sana wala na. De, joke lang. Parang wala quiz. Balo, ba't natin? Check in. Tatagan ko lang yung sinabi ni Brother Mimon. Siguro, i-clear lang na. What does it mean to have no confession? Ibig sabihin, wala silang tinatayuan na theological, wala silang theological stand, na clear or ano man. So there are churches na very loose yung confession nila. I believe na walang church na walang in-uphold na confession. Meaning, kaya sila nagbuo ng simbahan kasi may tinatayuan sila. So in that case, kailangan tayong identify ano yung confession nila. Kung ang confession nila ay hindi orthodox or sabihin natin, di sa Trinitarian, dun pa lang, hindi nila in-uphold yung essential mark, which is the gospel, yung
ng kabuuan ng gospel. For us to believe the gospel, we must believe in a triune God. So, maging questionable kung talaga silang genuine Church of Christ. Ngayon, may mga churches naman, example niyan, yung Grace Community Church ni Pas. Tama ba? Grace Community Church? Yun yung pangalan ng church na, no? John Mack. Ang kanilang confession ay defined as this. Hindi nila nilalagay ito na this is what we believe, but rather this is what we teach. Kasi as for them, they believe na hindi lahat ng umaten sa church nila upholds the same confession, but the church itself is teaching a certain list of confession na ina-uphold ng church. Pero hindi na sinasabi na lahat ito na yung niyayakap. So parehas yun, may meron yung danger din dahil parang hindi clear eh yung ano eh yung tinatayuan nila. So pero at least solid sa ano sa simbahan sa kanila kung ano yung tinuturo nila. So ang isang preaching ni John MacArthur, sabi niya, or was it question and answer din, sabi niya, kaya very essential sa church magkaroon ng very clear and exhaustive kung maaari na confession para maiwasan yung confusion sa ano sa simbahan, lalo sa mga nagpapa-member or ma-attend. So ayun, to answer the question, we have to qualify the confession first, no? Kasi maaari may confession nga pero hindi naman orthodox or hindi naman biblical, bale wala rin. Pero I would agree sa sinabi ni Nimon, kung hindi naman Calvinism ang hinapo o hindi 1689 ang confession, hindi na ba sila church? Gaya ng sinabi dito sa ano natin, pinag-aaralan. Hindi yun ang mark. Basahin ko lang ulit. Is lack of Calvinism sufficient ground to disqualify a church from being a true church? O flip side, is the lack of Arminianism a sufficient ground to disqualify a church for being a true church? The answer is no. Hindi naman. Hindi yun yan. Follow up? Naintindihan ko yung regarding sa confession and dun sa, ano, kasi our confession can identify the church, yung kung ano yung tinatayuan. So, ang question ko po, ano po yung stand natin regarding sa mga church na hindi sila baba ng kanilang confession or di sila naglabas ng kanilang confession or kumbaga, di sila confessional pero tag nito. Yung kumbaga orthodox yung kanilang doctrine. Kumbaga tama ba yung question? Okay lang ba sa isang church na hindi sila magbigay at kumbaga hindi sila paglabas ng kanilang confession? Parang, kumbaga, ano eh, kasi yun nga, kumbaga ang dating sa akin, church must be confessional. Kumbaga, maipubliko nila yung kanilang confession or yung tinatayuan to identify their church. So, pwede ba ng sound doctrine or kumbaga okay lang ba sa isang sound doctrine na church na hindi sila maglabas ng ganong doc or confessional? Parang ay parang hindi sila magbigay ng confession nila. Posible po ba or okay lang po ba 'yon yung ganun? Wala sila ng registro. Apo, confession. Kung possible. Titingnan natin possible. Pero ano eh? based sa mga ano, based sa experience, no? Um, 14 years ako dun sa church namin before na wala kaming na-hold or hindi ko alam yung statement of faith or yung confession ng church namin. Sabi nga ni Pastor Angelo, magiging confusion sa isang member pag walang
walang public confession regarding the sa confession nila. Kaya very dangerous yung ganong style ng government, ng church government na pinapahita nila. Kasi papasok at papasok yung mga wrong teaching. Papasok at papasok yung mga errors sa loob ng simbahan. So, kung possible, maraming mga gumagawa nun, lalo na sa mga non-church, sa mga New Apostolic Reformation Church na gumagawa ng mga ganong ano. And because dahil nga, isa sa mga ginagawa na yun, bakit din nila ginagawa yung mga bagay na yun, is, una, is baka mabawasan yung membro nila. Pangalawa, is ayaw nila maging, parang dating maging tyrant pagdating ganun, o dogmatic dating sa mga ganong katuruan. So, yun, isang error doon is may mga goats sa isang simbahan. Talagang yun. Yun yung mga magiging problem sa simbahan na may centrality, merong may turo ng gospel, pero nabanggit ko ba kanina yan? Pinamumuhay din dapat sa simbahan yung tinuturo. So mahalaga yon na yung kung ano yung tiniteach, dapat yun din yung ginagawa sa simbahan. So ayan yung masasabi ko doon. Chris. Tama yan, no, bro. So yung creeds and confessions, yung mga yan, nagiging ano siya, kung may nakita kayong diagram, kumakalat yung teaching, tapos yung creeds and confession parang nagiging funnel or na-streamline niya yung mga pinaniniwalaan natin. So if a church exists without, ang term kasi sa confessional, unambiguous, meaning malinaw. Hindi siya vague. Malinaw siya. So kung unambiguous yung confessional church as against sa isang church na walang binababang clear confession, ambiguous yung faith nila. So, sabi ni Mimon, based on experience din ko din sa pinanggalingan kong church, doon sa senior pastor, clear sa kanyang stand niya. Ito yung stand ng church. Pero hindi siya exhaustively pinaliliwanag at pinag-aaralan. Dahil nga sa may mga reason na inclusive. Pwede ito sa lahat. Yung mga non-denominational, Bible-based, full gospel, mga ganong term, nakakatakot yun. No? Based on experience na, okay, non-denominational ka, pwede Baptist, charismatic, magsama dito, kung ano pa man, magulo. No? So, kung meron kayong isang tinatakbuhan na tinatayuan na tinatakbuhang direksyon pagdating sa pananampalataya, those confessions will safeguard yung mga questions in the long run na hindi siya maging kasi naging question siya and then it casts doubts and then mag-interpret yung tao, yung member ng sarili niyang opinion, gumugulo. So, bawa tayo. Kung meron tayong issue kunyari sa baptism, kunyari, balik tayo sa 1689. Di ba? Meron tayong binabalikan. O may question tayo regarding pag-inom ng alak, babalikan natin yon. Yung Christian liberty. Pag may question tayo about Sabbath or Lord's Day, babalikan natin yon. So meron tayong binabalik-balikan na stand. As against sa, tanong mo kay pastor, tanong mo kay kuya ganyan. Depende. Sa akin kasi, pwedeng mag-asawa ng hindi mananampalataya kasi pwede naman maging Christian yan eventually. Sasabihin naman ng isa, ay, non-negotiable yan. So, anong tatayuan natin? Ngayon, yung confession derived from the scriptures, sinistematized or na-enumerate na para sa madali nating pagkaintindi. Okay na ba? Wala nang follow-up, Choy? Wala kasi. Yun nga, nakikita ko naman yung actually essential talaga siya. Pero kasi challenge siya sa mga nakikita kong reforming or leaning church
na nagki-claim naman na actually sound doctrine. Pero yun nga, nagiging kasi baka maging problema yun eh. Totoo naman yun. Kasi walang babalik ang confession. Or wala silang pinaka-kumbaga yung confession kasi in a walking is parang yun yung pinaka-mark natin ground or na pwede nating linyang sundan. Although nasa isang kalsada naman tayo pagdating sa reformation, yung confession is yung ating guide. Magiging ano kasi yun, magiging tama nga yun, magiging danger or magiging lapses ng isang church na nagko-confess or confessional nagki-claim na nasa reformation tapos walang direktang guide. Parang yun yung nagiging ano ko, pagiging challenge kasi talaga yun sa isang nagki-claim na totoong Christians or totoong church. Ngayon, ano, ang tanong ko, hirap kasi sagot, ang hirap anin. Pero nung, ang tanong ko, sige, mamaya na. Pwede kasi siyang ano eh, maari ba na yung isang doctrinal church or nasa tamang doctrine, pag walang confession, masasabi ba nating pwede silang fall into ano na naman? Paano ba yan? Kasi ano nga eh, since wala silang pinagbabasihan, wala silang binabalikang confession, oo, pwede kasing magbigay sila ng ayun, magre-release sila ng ibang confession, tama ba yun? Na magfo-fall sila sa ano, sa error. Confession na which is error. Kasi hindi sila, wala silang binabanggaan. Try nga na to. Kasi yung naiisip mo na kahit confessional or isang church na sound doctrine pero hindi sila confessional, parang malabo yun na kasi kung sound doctrine, may confession. Again, sinasabi ko, may confession yun. Meron silang tinatayuan, hindi lang clear. So, nasa clarity ng tinatayuan, yung pag-iingat sa belief system na or sa tinatayuan ng isang iglesia. Ngayon, kahit yung kung ang tanong, pwede ba sila mag-fall sa error? Kahit pa solid yung confession, 1689 ka, kung ano man yan, na tinatayuan mo, mayroon pa rin danger mag-fall. Example, yung mga churches sa Revelation, diba? Nagkaroon pa rin sila ng mga error, nagkakaroon pa rin sila ng mga lapses. So, it's not about the confession itself na nag-exist sa church, but sinabi nga yung pinapamuhay. Tinuturo ito at pinapamuhay. Ngayon, kung ang confession natin is just a list of rules or ang tingin lang natin, yung basta yan yun, eh magiging ano lang tayo, religious, ano lang, parang, oh, dogmatic ka lang, pero walang power yung salita ng Diyos sa buhay mo. And that's the ano danger for all churches. Sa lahat naman ng ano, kasi yung confession, salita ng Diyos yun na pinamumuhay natin. Eh. Magiging hypocrite ka. Magiging hypocrite ka. So, nag-fall siya, naniniwala ako, nagpo-fall ang church, hindi dahil sa, hindi binantayan yung, dahil walang confession or ano man, pero yung sa lifestyle, sa pamumuhay, nung tinuturo, hindi siya isinabuhay. So, dun siya nagpo-fall. Pero, most likely, na ang walang confession na church, ay malaking danger na mag-fall. Dahil hindi clear yung tinatayuan nila. Ayan. Ayun, question to from Google Meet kay Ate Shi. Ito. Question niya ay Roman Catholic claiming na sila ang tunay na simbahan dahil hawak nila yung original tradition ng church. Anong masasabi natin dito? Ayun naman talaga yung ano eh, yung claiming nila. Kaya nga ano,
mahalaga itong pinag-uusapan natin na itong essential mark yung preaching and teaching the word of God, no, doon umiikot yung sentra, yung isang marka ng simbahan. Kasi sabi ko nga kanina, maraming pwedeng mag-claim na tunay silang simbahan, tunay silang, and then yung claiming ng Roman Catholic na sila yung unang religion, sila yung may ano. Pero kung titignan natin lahat ng mga teaching o mga katuruan nila, ay hindi na umiikot sa centrality ng Word of God. So, isa sa mga essential marks talaga ay yung centrality ng Word of God. Preaching and teaching the Word of God. Ayun yung talaga dapat umiikot. So, ayun. Kung kiniklaim nila, di-claim nila. Diba? Pero dapat mahita sa tinuturo nila at yung lifestyle ng tinuturo nila. Na kung masasabi nilang simbahan sila. And tulad nga sinabi ni Kuya Angelon kanina na may kita rin natin sa Biblia na yung mga Parsi, yung mga Sadducees, na yung mga religious people that time ay meron silang mga pinangahawakang mga teaching na i-claim na sila ang tunay na religion at tunay na mga believer. Pero makita natin doon na hipokrito ang pinapahita nila. So, ganoon din, no? Sa mga, hindi lang naman sa Roman Catholic yung mga maganyan. Maraming mga sekta na nagki-claim sila na sila ay tunay na simbahan. So, yan lang. Kaya maganda na pag-aralan to na itong essential marks na mahita natin na yung centrality ng Word of God. Teaching and preaching the Word of God. So, yan lang yun. Peace of God. May follow-up pa ba dyan si Sheila? Kasi Dennis. Yeah, segundahan ko lang. Yung kaya may marks. Sa pag-aaral, the Catholic Church is not a cult in a sense na ina-uphold nila yung Trinity, yung mga dogma, orthodoxy ng Christian faith. So, in a sense, hindi sila cult. And mas ang encouragement nga, kasi last sem, pinag-aaralan namin yung Roman Catholicism at encouragement ni Pastor Noel ay dapat sila nga yung pinakamadaling abutin kung magkakaroon tayo ng compassion for the lost. Sila yung madali kasi at least may orthodoxy sila. As compared to non-Trinitarians, yung mga Unitarians, doon pa lang, babanggain mo pa yun. Napaka-receptive ng mga Catholics. Kaya nga ang bilis nila mahulog sa NAR, sa mga charismatic Pentecostals, kasi somehow may roots. So, yun, maging gracious tayo sa kanila by sharing to them the gospel. Dahil, yun. Kaya nga tayo, anong background natin? Meron ba ditong pagano lang, pinanganak, may Catholic, ano nga tayo, mga baptismal certificate. Eh. Katunayan lang na madali, mas may access. Ayan. Question lang bro about dun sa essential mark. Yung isang essential mark ay the essentials of Christian theology. Yung question ko is, can you give example kung ano yung essential and how do we know if yung kung yun ay essential or not? Ah, okay. Yung kung major doctrine kasi ba siya? Essential mark siya. Oh. Hirap na. Pero sige. Ayun, kanina yung nabanggit ko yung regarding sa Trinity, na isa sa mga Christian theologian na isa sa mga dapat i-uphold na ng isang Christian yan, yung Trinity and yung
ano yung banggit kayo kanina sa? Ayan, yung pag-present ng attribute ng God. Yan yung mga major na malinaw dapat clear sa Christian theology. Trinity, yung attribute of God, yung eminence of Christ, yan yung ano. Yan yung gospel, yan yung ano. So, yan. Sa tingin ko, yan yung mga major dapat na ano, na hindi dapat yan yung dapat i-uphold ng isang simbahan regarding sa Christian theology. Paano malaman na major siya or minor? Ang tingin ko kasi pagdating diyan sa mga major and minor, pagdating sa tingin or paano pag paano mo na ipinipresent yung Trinity, paano mo na ipinipresent yung Diyos. Yun yung sa tingin ko na ano. Pero yung yan, yung mga minor like baptism, eschatology, and yung mga Christian liberty, I think yun yung mga ano, yung mga minor teaching, minor doctrine. So, yun. Yung gospel dapat tinitingnan natin siya sa minor major doctrine na basta regarding sa ano sa tawag dito regarding Trinity inyong ano sa akin to. How can we distinguish na essential yung isang doctrine? Ano na may sasabi? Major and minor. Major. Kung major siya or essential siya. Pag pinag-aralan. Hindi. Doon mo malalaman. De, basically, isa lang yung tinutumpok niya, no? Isa sa mga, ito personal kung ano, naiintindihan. Para ma-distinguish natin kung ito ay essential or non-essential. Lahat naman nung mga ano ay papasok dito. Pero ang pinaka-preeminent doon is yung glory ng Panginoon. If it safeguards and upholds the glory of God, simula sa deity of Christ, virgin birth, Trinity, yung salvation by faith alone, the grace alone, yung mga yon, lahat yun points to the glory of God. Anything na lumalabas na doon. Tapos ano pa yan, ha? Nag-ano siya? Tawag sa dyan. Yung term. Nagkakaisa sila sa bagay na yon. Hindi sila nag-deviate. So pag pinasok mo na yung Mary worship, kunyari, na si Mary ay the mediatrix or the Mother of God na ano, nawawala na yung glory sa Panginoon. Isa pa example, sa monotheism, no? Di ba, we don't uphold tritheism. Eh, kapag ka yung monotheism, as explained, kinokonnect natin sa Trinity, ano siya? Nagiging ano? Nag-harmonize. All for the glory of one God in three person. As against sa tritheism ka, may na-violate mo na yung ano yung glory ng Panginoon na dapat para lang sa iisang Diyos. So, yung personally, yun ang tinitignan ko doon. So, magandang guideline din yon para malaman natin ano yung mga majors and minors. Pero again, unless ituro talaga siya that stand ng church natin o ito yung mga major doctrines na ina-uphold natin, baka manghula lang yung ano congregants. So, dapat talaga ituro siya. Yung follow-up ko po, dun sa mga God-honoring doctrines, sa mga yon, how do we know na yung specific na doctrine na yon ay essential na mark
na church itong isang church. Parang kasi ang nakalagay dito sa number 2 na essential mark, the essentials of Christian theology. Ang so Christian theology tapos binanggit sa first bullet. Maintaining marks. Okay. Yung baptism and sacraments. Pero hindi ito nagdi-disqualify, I mean, na hindi siya true church. So obviously part to ng non-essential kung susundan yung logic itong lawful administration of sacraments. So yung question ko po is yun, essential na para matawag as true church. Para matawag natin siyang essential, doon sa first bullet, sinabi doon, these are the doctrines that which if denied will dispute one's Christian profession. So, tinataliwas na agad yung Christianity itself, yung Christian profession. So, bakit yung iba, yung maintaining marks, but hindi siya nasa essential? Kasi yun ang follow-up question mo, tama. So, kapag ba ito ay nagkamali, okay lang. Hindi ba nito madi-dispute yung Christian profession natin? Pag tinignan natin yung ano doon, sa essential mark, may sinabi dito. Maintaining marks. Sorry, sa essential. Sa maintaining marks. Essential being of the church over a period of time. So, may element of time na hindi ito kinakailangan kaagad na masabi natin na solido tayo kaagad dito sa bagay nito. But as the church grows, nagsosolidify yung stand niya or nagiging evident siya sa isang church, which is yung sacraments, yung lawful administration of the sacraments, pati yung church discipline. So, sa madaling salita, hindi siya nilagay sa essential in view of time, meaning wala pa ito sa ngayon. Hindi, parang ano, ganito yan eh, wala ka pa naman sina-church discipline eh. Wala pa naman nagpo-false sin. So, ibig sabihin ba nun, hindi natin pinapractice by church discipline. Ibig sabihin ba, we cease to be a church. No. But when the time comes na merong mag-false sin at in-apply natin church discipline, dun siya papasok na maintaining marks siya. Kasi onset, hindi naman kinailangan mag-disciplina. Tapos, may idea rin na kapag pinakasalan ni Christ ang church, no? Hindi na kailangan church discipline. But it's still a church. There's this idea na may, as against the temporal and the tawag dito, the eternal. I don't believe na magkakaroon pa ng Lord's Supper, ng sacraments, at ng marriage after the marriage of the Church with Christ. Kasi ano pa yung alalahanin mo, kaharap ang mismo si Kristo. Ano pa yung pakakasalan mo, ikinasal ng iglesia kay Kristo Jesus. So, doon ko siya ihehelera. No? So, ang question mo again is, bakit non-essential siya? Tama ba? Paano malalaman? Ayun, isang bagay, no? Hindi essential for salvation. Magkamali ka sa gospel, hindi ka maliligtas. Tama. Magkamali ka sa sacraments, sa administration nun, it is not damning per se. For example, biscuit yung kinain mo or bang cracker, cracklings yung kinain mo. Diba? Naiko-correct, nai-re-repent. Nagkamali ka ng church discipline, hindi mo na-disiplina ng tamang paraan yung ano, hindi naman damning. Though may nadadam sa sin. No. So doon ko siya. I hope nakatulong yung sagot. Pwede uwi ka na, Mark. Ay, no. Kaya na lang to. Kaya na lang kami. Di ka na lang. sa maintaining marks, meron bang ideal amount of time para maayos na ng church yung... May ideal amount of time. Sa nakikita natin dito, essential for the well-being of the church. So, yung ideal amount of time, ibabase natin sa kung kinakailangan na ba ito
sa isang iglesia, no? Like for example sa church discipline, the ideal existence ng church discipline is may onset ng sin, may rebuke, doon mo siya i-apply. It doesn't mean na doon pa lang tayo magkukumhog pag-aralan, kaya nga itatopic natin yung next week si Brother Herbar magtuturo. Dahil wala pa naman nagkakasala, wag mo natin pag-aralan to. Ano naman to, maintaining marks lang naman eh. Diba? Hindi ganun. So, I believe na the best time is soon as possible. Like yung sacraments, bakit natin patatagalin? Diba? Anong hinihintay natin para i-administer sacraments kung tayo isang iglesia na? Diba? So, magkakasala pa tayo kung hindi natin ina-apply yun. So, kung kasi dito overtime. Pero ang isang element dito nung time is yung generation of believers. Pagdating sa baptism, may sinabi dito. Kasi 'di ba yung sacraments, baptism and Lord's Supper, sabi sa point, the lawful administration of sacraments will in time compromise the purity of the church. Baptizing unbelievers will fill the church with wrong people. This will be the peril of infant baptism. Example dito ni Pastor Noel, yung first generation tayo yun. Baptized tayo, confessional Christians. And then yung next generation, yung mga anak natin, binautismohan natin ng baby pa. Na wala silang confession. So sa 10 baby na binaptized na walang confession, na hindi pa napapatunayan sila yung mga mananampalataya before baptism, and yet, inadmit natin sila sa membership, isa lang pala ang genuine Christian doon. The next generation na binaptize yung mga anak nung mga yun na hindi rin mga believer, 10 ulit. Tapos, wala nang believer sa mga infant baptized. Tapos kagad yung buhay ng iglesia. Yung next generation na magsasuffer agad. Nakakuha nyo, naintindihan nyo. Ganun din, hindi lang sa infant baptism, mismo sa admittance ng membership, sa non-believers. In-accept mo yan, napaka-hasty yung pag-accept mo, careless, hindi mo inalam, ito lang mananampalataya siya, binautismohan, unbeliever. Now, the next generation, ganun din yung standard nila. Unlawful din yung administration ng sacraments. Sasablay na. The next time, kahit tama yung essential marks. Pero dahil hindi na believer yung nakikinig eh. Unbelievers na eh. Bagsak na ang iglesia. Pag namatay na yung pastor na nauugod-ugod na matanda na dahil siya yung first generation pa, papalit unbeliever. Ganun yung mangyayari. Okay. May follow-up pa? Or other questions? Ito na ba yung pag- Hindi pa. Ay, di pa. Magtanong pa kayo. Sige, talang pa kayo. Meron pa? Si Jimmy, meron pa ba? Wala nang tanong? Wala na? Ikaw, Toy, may tanong ko, Toy? Insight? Oh, insight na, sabi Toy. Uy, bahag tatampo ito. Huwag na nga. Regarding sa seven churches na nabanggit, ano ba yung terminal na yung classification ng seven churches? O sa modern time natin ngayon, masasabi natin na dun sa seven churches na yun, naka-classify tayo yung mga churches na yun. Ayan, ganda ng tanong. Ganyan din kasi naipa ako before. Akala ko kasi yung revelation di pa nangyayari. May mga ganong konsepto. May mga ganong konsepto ako dati na yung revelation, yung seven churches, di pa nangyari. Pero based sa mga narinig ko rin, mga narinig ko, napahinggan ko mga preaching sa pag-aaral ko, nangyari na. Ito yung, kaya
kaya nasulat ni John yung mga ganun kasi nakita niya yung nangyaring common problems dun sa church. Hindi yung ano kinaklasify yung church. Ito yung nangyari sa church. Kumbaga, anto yung church ng ano, ganito, anto Pergamum to. Hindi ganun. Ayun yung situation talaga during that time ng mga churches na yun. So nangyari talaga yun. Hindi yung for ano, for a future. So, ayun yung ano. Pala, Art, may, si Art, post mil kasi si Art eh. ay. Rapping that, sorry. Sige, yan. Di pa naman natin natatapos yung study natin sa eschatology, no? Na i-park natin yun. But anyway, I agree to sa sasabi ni, ano, ni Brother Raymond. But at the same time, it is a warning, no, sa mga iglesia na nag-exist ngayon. Kung paano lahat na nangyari sa historic, sa church history at sa biblical history, no, warning sa atin. Kaya mga pinag-aaralan natin, nakaka-relate tayo somehow dahil same persons eh. Tao, kung paanong tao sila, iba lang yung era, iba yung difficulties or yung mga kinaharap na issues. Pero somehow, yung pagkatao natin, pwedeng mag-react the way they did because we have the same DNA, the same blood na nag-run sa veins na. So, kung ganun, tignan natin na orthodox na may mga doctrine nila. May mga nakita pang issue sa kanila. So, it's a warning to us na kaya inaaral natin. Tignan natin as an example. Yung kasi dun sa history of church, nalilang mo ko yun. May ka, hindi ako narinig sa Gmail. Basta sabihin, hindi siya kasali. So, yung regarding dun sa history of church naman, kasi yung doon niya sa seven churches, doon nakita natin yung mga pinagdaanan ng churches. Tapos, may mga church somehow ngayon na nag-stick doon sa mga nagdaan churches sa seven churches na yun. Naalala mo yung natakil natin siya dati doon yun. Hindi pa tayong totally nagaan. Naalala mo ba yun? Yung sa lupaya tayo. Pero, ano, yun nga, kaya sinabi ko, tinanong ko kung yung may mga churches ba ngayon, naka-classify sila dun sa seven churches. Kasi, kung babasihin natin yung mga tinuturo nila, normally, yung iba nagmamatch doon sa seven churches na sinabi ni John sa Revelation. So, ngayon, parang ang tanong ko, yung stand natin ngayon, dun sa seven churches na yun, maka-classify ba natin? Or, ano natin? Kasi, since lahat, ano ba? Ay, hindi naman. So, kasi ang Ephesus nagkaroon ng error. So, saan natin ibabase yung ating ano natin yun? So, maka-classify yung ating church doon sa seven churches. O, tama ba or essential? Tama ba na i-classify natin yung ating church ngayon doon sa seven churches na binanggit ni John sa Revelation? And tulad nga sa sinabi ko kanina, sinulat din 'yon, no, sabi nga ni Chris Angelo, nagbibigay warning sa atin. And para makita natin na yung mga common issue o yung mga problems na nangyari sa mga seven churches na 'yon ay pwedeng mangyari sa mga churches ngayon. So hindi kung masasabing i-classify, dapat bang masabi natin na ito, ano ako, yung church namin, ano kami, peledepi lang kami, kahit onte, malakas, ganun. Hindi mo siya pwedeng i-classify eh, ganito kami yung church, ganito. Yung church nila, ganito. Hindi eh. Pagpapatunay yon na sa iglesia ngayon, hanggang ngayon, ay nakikita na merong nangyayari yung mga ganong problema sa simbahan. So pwedeng masabi natin sa isang church nangyayari yung nangyari sa Ephesus sa Thyatira. 'Di ba? Hindi mo masasabing sa
sa isang church, isa lang nangyayaring ganong issue eh, ganong problem. Di ba? So, ang hindi ang hirap na i-class, hindi pwede mo sabing ano eh, ano kami, ganito kami, ano lang kami, pilidepe lang kami. Diba? Hindi, hindi. So, ano, yung kaya sinulat yon ni John ay para pagpapahita sa mga churches na nangyayari sa loob ng iglesia yung mga ganong problema. Nagbibigay din sa atin ng babala na maaari mag-fall ang isang simbahan pag hindi talaga tama yung doktrina na ina-uphold ng isang simbahan. So, yun po yung ano ko. Yung sa akin, ano, salamat sa labor about anong tapang natin essential? The marks of the true church. So, yung question ko is, ano, it is possible here on earth in absolute sense na isang simbahan ay nag-uphold, masasabi natin na true church sila. So, in sense, specific, yung theology na ina-uphold nila is ano talaga? Masabi natin na walang error. Ah, okay. Binanggit din ni Lewis Burkock kanina sa systematic theology na. Kaya nga ano eh, merong nirarally natin ng mga Calvinism or ng mga reformers, yung Ecclesia Reformata sa Semper Reformanda. Dahil walang masasabing perfect church, no? May makikita tayo may mga error, may makikita tayo mga... Kaya nga ano eh, ang ganda ng mga kumbaga yung seven churches sa Book of Revelation, yung Bible, yung mga examples ng mga yung mga errors at teaching kung paano hinarap na yon, binibigay sa atin ng Diyos na isang paraan yon para harapin yung mga problema sa loob ng iglesia. Kaya kung hindi ko masasabi na ano eh, na merong talagang isang church na wala ng error. Kasi always reforming tayo eh. Eh yun yung isang natutunan ko doon sa pastor conference na ano eh, kailangan talaga i-uphold talaga yung ano eh, yung gospel, yung centrality ng Word of God. Kasi pag hindi mo in-uphold yun, nilos mo yung mga ganong doktrina, talagang magpo-fall ka sa ano eh, sa error. So possible na mangyari pero hindi ang hirap eh. Ang hirap masabing na perfect in church na 'yon. 'Di ba? Siguro by ano, sabi nga ni Lewis Burkock dito ang ganda ng sabi niya dito na yung word na ginamit niya. Saan ba 'yan? Si Lewis Burkock pen or si ano, Charles Spurgeon. Eh, yung sinabi niya dito, ascribing this mark to the church does not mean that the preaching of the word of God in the church must be perfect before it can be regarded as a true church. Such an ideal and attainable on earth, all the relative purity of doctrine can be ascribed to any church. A church may be comparatively impure in its presentation, the truth without ceasing to be a church, to be a true church. But there is a limit behind. With a church cannot go in a misinterpretation of or denial of the truth without losing her true character and becoming false church. This is what happens when fundamentals article of faith are publicly denied and doctrine and life are no more under the control of the Word of God. So mahalaga talaga yung centrality ng Word of God. Doon umiikot yung simbahan. Once na nag-lose yung isang simbahan sa pag-hold ng doctrine ng nationality ng Word of God, doon lumalabas yung error. So mamaintain yung pag-iwas sa mga error kung talaga ina-uphold yung Word of God. Amen. Agree din si Herman Babik. Sabi niya, sabi ni Herman Babik, we cannot
one is had to admit na hindi natin pwede absolutely makuha yung absolute na true church in practice and in word in theology. So yung follow-up ko na lang is, so kapag hindi true church, false church. Tama? So yung false church ba is church at all? Church of Satan. So matawag ba natin na simbahan yung false church? Kung false church siya. So yung kategory na lang ng false church tapos hindi siya church. Paano man sabi na, oh, may simbahan dyan, pero hindi yan simbahan. Ayun na lang, sige. I-qualify natin. Qualify natin yung false church. And, ito yung opinion ko, ah. Siguro para sa akin pang yung false church, ito yung mga, yung hindi na-uphold yung mga essential marks, which is ito yung false church, hindi ina paano ba to? Parang hirap na. Basta, ang tingin ko kasi pag binaviolate na yung Trinity, binaviolate na yung salvation, yung works of ni Christ, pag binaviolate na yun, masabi kong false church yun. Pag sinabi namang hindi church talaga, may church. Yung Roman Catholic. Ano ba? Hirap eh. Nabasa ko to sa ano sa book ni R.C. Sproul din sa ano niya. Yung regarding sa mga controversial question ng church, ng true church. Dalawa lang yung distinction na yung sinabi niya. Anything that lessen the sovereignty of Christ pagdating sa gospel, false teaching na or false church na. Like for example is yung mediatorial aspect of Christ na babangga or nasasagasaan, yun na yung sign na false church na siya. And anything teaching na nag-uphold ng sovereignty ni Christ, yun nga, yung nasabi ni ni Quiz Jello na nag-uphold dun sa solidity nung redemption of Christ, yung Trinity, Christology, or anything na nag-uphold doon sa pagkakakilala na, or anong tag dito? Attributes of God, or attributes of Christ, yun yung true church. So, yun nga, marami rin nagsasabi na true church sila when it comes naman sa presentation ng gospel sumasablay dahil merong may mga synergistic view na may yun nga, sinasabi nga na nagle-lessen yung soberenya ng Diyos is a false church. Yun yung nabasa ko dun sa isa sa mga article na question kay R.C. Sproul. So sa akin yung sasiguro mga ano kasi actually inaano ko siya in ano yung false prophet tsaka prophet ni God. Baga parang doon ko siya iraan. Na merong false prophet na they practice talaga na they may revelation pero hindi galing kay God. Baga parang kung ipupunta natin sa false church tsaka sa true church,
andun, may sa false church, may mga practices na ginagawa na katulad ng sa true church. Pero yung mga belief nila, especially yung mga essentials, ay hindi nila ina-uphold yung essentials and talagang ano, may dispute pagdating sa pag-view nila kay God. Eh, ayun nga, masasabi na natin na false church yun. Kasi hindi galing kay God yung belief system nila. Especially, hindi nila na-upload yung Word of God. Yung sinasabi ni Kamima na centrality of the Word of God. Siguro doon, in a simple term, ganun siya. Doon ko siya. Na, hindi talaga church. Na-upload natin yung purity of admiration of the Word tapos yung sacraments. Sabi ni Paz, yung sacraments is either next generation kahit hindi pa pinapractice. Pero yung purity of the word, admiration of the word, di ba? Essential, nandun na. So yung outreach, pinapractice. Eh, yung question, pati yun, parang ko na si Evan. Yung question, Paz, is, ulitin ko, yung, so true church yung kanina natanong ko, then, identify naman natin, paano masasabi na yung isang lugar o isang pagtitipon is false church or hindi talaga siya church. So, yun lang. Yung pinag-aralan natin, yung marks, yun na yun eh. Kasi, I don't want to be trivial about it. Bakit? The question was, paano natin, masasabi na natin na marks of the true church. Flip side, kung wala doon yung marks, it exists to be the true church of Christ. Kasi ang ano niya, ang pinapaliwanag is hindi kung church ka ba o hindi ka church. The question is, are you a true church or not a true church? So both can be a church, pero isa lang ang true. Gets? So hindi natin pwede sabihin, hindi ka church. Pwede siyang mag-claim na church siya. Ang marks na wala doon, kung wala yung essential, hindi na siya true church. Pero church pa rin siya. Ngayon, paano kung outreach? Well, di pa nga church yun. Ngayon, kung na, ano siya, na covenant, or naging, nag-declare na siya na siya isang church. Kung ako, halimbawa, nagpakilalang pastor, galing ako sa ganitong church. First Reformed Church of Timbuktu, kunyari. Hindi ko tatanggapin yan face value na, ah, Reformed to, kasi pangalan niya, Reformed. O ano? What are the marks? Hindi tayo maging hasty na, ah, sige, pag-preachin natin dito. Pama Reformed Church of Timbuktu, bilang nagturo ng labas sa pinaniniwalaan natin, sasablay na siya doon. So, ma-distinguish natin siya by the marks. Ganun din, flip side, pwedeng nag-claim siya na church, pero hindi siya true church kung wala yung marks. So, follow up. Oh, false. Kasi hindi siya true eh. Again, nasa declaration nila kung nagpapakilala silang simbahan o hindi. Parang tayo, we didn't claim for the longest time, for the past few years na church tayo, outreach tayo. Okay? So sa madaling salita, wala tayong bilang sa totoo lang. Unless na naging church tayo o hindi tayo naging church, doon natin ma-distinguish. Eh, awa ng Diyos, naging church tayo. Kasi pwede namang na-uphold natin yung ano, yung mga tawag dito, essentials na yun. Pero hindi naman tayo nag-exist as a church. When we can call ourselves fellowship or an outreach. Pero unless we take that covenant to be a church, doon nagmamatter yung bilang natin na kuha ninyo. Kasi yung mga churches sa first century, pinangalanan sila, Church of Jerusalem, Ephesus, mga ganyan. Meaning, nag-commit sila sa church. So, parang ang question mo, pwede bang, ano ulit yung, kasi may part lang na ano eh. Sige, bro. Again, depende sa kasi kung nagpapakilala silang simbahan, eh, bigay ko sa kanila. Pag church kayo,
Pero doon ako pupunta sa, are you a true church or not a true church? Kung nagpapakilala itong outreach, hindi pa siya church. Tanong ko, kailan kayo magiging church? Kailan kayo mako-covenant? Meron bang nagre-recognize sa inyo? Meron ba kayong oversight? Kung isa kang mission church, o missionary, nagtayo ka ng church, sinong sending body mo? Hindi ka pwedeng naging Christian ako sa bundok, ako lang nagbabasa ng Biblia, tapos walang nakaka-record. Unless talagang remote yung area, no? Pero kahit pa yung mga first century church, may sending church sila eh. Sila Paul, may pinanggalingan. Sila Pedro, may pinanggalingan. Even si Thomas, na namatay sa India somewhere, may pinanggalingan siya church. So, kung magpapakilala ang isang church na church, edi nagpakilala silang church. Pero, doon natin sasalain, is it a true church or not? Ngayon, kung merong nagpapakilalang church, tapos sasabihin natin, ay, hindi kayo church. It's another story. Ibang usapan na yon, judgment. Judgment na natin yon. Pero wala makita sa Biblia na, o para maging church ka, no? Eh, ito yung kailangan dami ng members mo or ano, ganito. Ang pinapakita, agad ah, true church. Kasi, sa church history, no? Kumbaga, si Christ ang nagsabi niya, upon this rock, I will build my church. Yan ang standard. Kung ano yung tinayo niya ng iglesia. Ngayon, yung mga susunod doon, whether it's a true church or not, doon na natin ibabase sa standard. May mga kasi nagpapakilala na church, pero tingin natin hindi sila church. Sino tayo para sabihin hindi sila church? Hindi na ang trabaho natin. Ang trabaho natin, to distinguish if nagpa-profess sa church sila ay true church or not. Whether they are not a church or a church, that's the least of our problem. Kasi kung di naman talaga simbahan yun, malalaman din naman natin. At, I mean, nakakuha ninyo. Nakakuha ninyo. So, ang mas problema natin if it's a true church or false church. Okay? For example, Roman Catholic, it is a church. Church yun eh. Nagpapakilala silang church. Ang question, is it a true church? No, it's a false church. Doon natin siya ibabase. Ang CRO ba, church? Hindi. Hindi. Ito, yung CCRBC, itong true church. May marks eh. Diba? May marks tayo eh. Yan. Follow up, bro. Sige bro, bigay natin yan. Ah, sorry. Follow up. Mas parang, for example, outreach pa tayo before, di ibig sabihin hindi pa sa church, necessarily false church agad. Hindi. So, yun yung parang, din ako. Yeah, may mga grupo na nag-gather, pero di mo siya ma-identify kung church ba siya o hindi siya church. At least, pag-prepare sila. Kaya may mga para-churches organization, para-church. Parang church. Tsaka yung, tsaka may nabanggit kasi si Kuya Raymond. Sabi ko rin sinabi mo, you know? Pero ito yung pinaka nakuha ko na parang kwentuhan lang something. Yung dati nating church, di ko na nga masabi na church yun eh. Lagi sabi ko lang. Eh yung parang naisip ko na so ano yun? Parang, again, ipasin lang natin sa sinasabi ng salita. Kung sasabihin natin hindi siya church, that's our opinion. Diba? Kasi maraming dideklarasyon na iglesia siya, may nag-direct sa kanyang mga ibang churches na iglesia siya, eh dibili natin. Pero kung tayo naging stricto sa Marx, if it's true or false. Now, pwede ako mag-comment na parang hindi na ito church eh, parang club. Yeah? Parang country club lang to or fraternity. That's my opinion. Yeah? Pero kung church ba siya, kung sige church. Okay? Church mo, no? Yeah? Parang sige na doon doon Satan. So,
Ay, salamat din, Pas. Yung follow-up ko na lang nabanggit mo, Pas, sa RCC. Kaya pinunta ko doon agad yung RCC. Kasi, yung essential marks is the regarding sa word. Tapos yung sa maintaining marks, sacraments, baptism. Mm. So, parang makikita mo naman na meron din naman yung Roman Catholicism. Oh. So, baka doon sila naging lawful. Lawful. Kasi yung point. The unlawful administration of the sacraments will in time compromise the purity of the church. So, kaya nga may reformation. Kasi Roman Catholic started sa mga church fathers, Orthodox pa, true church. And then, kaya hindi tayo naniniwala sa perpetuity of the church, but the perpetuity of the gospel or of the truth. Okay? Ulitin ko ha, we don't uphold perpetuity of the church, meaning kami yung totoong church kasi masususog mo yung background namin sa kay John the Baptist o kay John o kay Pedro kay Pablo. So we don't believe that. But rather, we believe in the perpetuity of the truth na yung ina-uphold nila, yung mga tinuro nila, yun ang niyayakap natin. Kasi ang Roman Catholic Church, nag-start naman siya maayos eh. But it deviated from the truth. Kaya nagkaroon ng reformation. So, the Roman Catholic, is it still a true church? Hindi na. False church na siya. Nag-apostate na. Ngayon, pagdating mo naman sa mga nag-reform, nanatili yung katotohanan sa kanila. May question dyan eh. Eh di nag-fail yung church ni Christ. Sabi, even the gates of hell will not prevail against it. Eh ang sagot natin dyan, it's not the organization of the Roman Catholic Church na sinasabi nating true church. Kaya merong visible at invisible church. Nag-exist yung invisible eh. Hindi nawala yun eh. Namundok ng iba, nagkuweba yung iba, hanggang yan, yung mga Puritans ng alat. Nasa tayo, inabot tayo. So, meaning, doon yung ina-uphold natin, yung katotohanan ng turo, hindi yung pangalan ng simbahan. Ang CCRBC, God forbid, na many decades from now, eh nawa, kung anong ina-uphold natin yun, still the, yung stand ng mga kaapu-apuhan na natin. Huwag sila mag-deviate doon. Mas lumalim pa kamo, sana, at lumago. Kasi once na mag-deviate siya, kahit nag-start tayo sa CCRBC na true church, eh nagkaroon ng problema along the way. Pwedeng maging false. Meron pa, brothers? Okay na, wala na. Iba. Goods na. Luto na ba? Ano to na daw? Luto na. Ayan. Sige, close na natin tong studies natin ngayon. Let's bow down, let's pray. Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na sinamahan nyo kami, ginabayan nyo kami, Panginoon. Salamat sa puro nyo, Panginoon. Salamat sa mga sound doctrine books, Panginoon, na magabay sa amin. Salamat din, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Panginoon, ay nagiging maliwanag, Panginoon, yung mga kusyonabi sa amin. Ganoon din, Panginoon, salamat sa salita nyo dahil totoong buhay, totoong nagsasabi sa amin, Panginoon, kumakausap sa amin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas ko, Panginoon, yung pagkain katanggapin namin. Nawa, Panginoon, itong pagkain na kakainin namin ay mag-sustain sa amin, pangatawan, sa mga natitirang oras sa araw na ito, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa mga kapatiran na nagbigay, Panginoon, ng oras ito, Panginoon. Pagpalain nyo kami, Panginoon, lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.